Hello! Hi guys and welcome back to our channel. And today is the day na i-build natin itong very first run and gun arsenal natin. Yung intro na ginawa ko, yun ang pinakaplano na gusto kong magawa sana at ma-achieve natin. Yung blueprint na pinakita ko. At sana ay magawa natin ngayon. Wala ko pang second camera kaya baka mamaya ay ilipat ko yung position ng camera natin na to para may pakita ko. Yung mismong table at yung mga gagamitin natin. Ang tagal bago ko nagawa itong video na to dahil August 11 nung nag-unbox ako, doon ko lang napansin na wala na pala akong mounting na pang cold shoe mount para sa aking pinaka-phone no, holder. So ang ginawa ko, August 11, nag-check out na ako sa isang shop sa Shopee. Pulus. Ayan. Mura lang ito. If ito lang pinaka-cold shoe at itong pinaka-mounting. Pero binili ko na kasi ay meron ng pang phone holder din. So, nag-cost sa akin ng about 224 with shipping fee. At August 11 ako nag-check out. Tapos, exact August 13 na ship out itong pinaka-product. At ngayon palang dumating, which is August 18. So, about 1 week. Saktong 7 days bago dumating sa akin itong mga product. Kaya, mas medyo na late, no? Medyo na ano yung pinaka-time at day na pag-build natin ito sa ating first arsenal. At wala nang paligiliri pa guys. Excited na din akong i-build natin to. Let's build it. Siyempre, unang-una sa gamit natin is itong Yulanzi U-Grip Pro natin. At kung makikita natin sa kanyang top bar, meron siyang total of 3 mount sa top, sa left, and sa right. Next naman natin itong binili natin sa Pulus na cold shoe mount. Makikita natin na yung mounting niya mismo ay made of steel. Next natin is itong phone holder na sa Pulus din natin binili. Next is itong interface cable ng ating camera. As you can see, yung isang USB cable niya is type A, kaya kakailanganin natin ng OTG cable. Next natin, syempre, itong ating camera. As you can see guys, yung screw mounting ng ating camera ay hindi talaga siya centered. Parang mas lamang siya dito sa left side. Buti na lang yung U-Grip Pro ni Yulanzi ay meron akong screw mounting doon na hindi lang siya lagi nasa center. Pwede ko siyang ilagay sa bandang left or right para mas maging centered yung focal point ng camera ko sa pinaka center ng grip. At syempre guys, itong ating Boya MM1 as ating external microphone. At makikita nyo dito guys, yung port ng ating external microphone sa camera is nandito siya sa bandang left. Kaya ang pinaplano ko, ilalagay ko ang external microphone natin sa top left ni Yulanzi U-Grip Pro para hindi masyadong hassle at hindi masyadong madumitignan yung cable ng ating microphone to camera. Next naman na ilalagay natin is itong Pulus cold shoe mount natin. Kita natin dito sa side niya guys, meron siyang screw na ilulus natin para ma-rotate natin pinaka head na maghahawak sa phone holder. And ilalagay ko siya sa bandang right dahil kapag nilagay natin siya sa left ay baka tamaan pa natin itong microphone natin, may tendency mahulog pa natin. Ilalagay ko siya sa bandang top center ng ating grip dahil dito ko ilalagay ang ating smartphone and ang smartphone natin ang gagamitin natin as ating external monitor. So ito yung ating product guys. Satisfied ako dahil nagawa natin yung nandun sa blueprint or sa plan natin. And ang ganda niya. Check natin ngayon kung gagana ba itong smartphone natin as external monitor. So ito yung setup natin guys. At makita nyo itong external monitor natin sa smartphone ay mas may mga settings siyang binibigay. Makita mo yung interface niya ay
mas madami kang makikita compared doon sa pinaka-LCD ng ating camera. Meron akong histogram dito na RGB, may kita ko dito yung sound level ko, nakokontrol ko pa dito yung aking ISO, shutter speed, at madami pang ibang mga settings. Huwag kayong mag-alala guys, next video ay gagawin natin ang detailed review natin dito sa ating application na ginamit ko sa ating smartphone para magamit natin siya as ating external monitor. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta. Mag-iingat kayo lagi and I'll see you guys on the next one.